Hello guys, welcome back to my channel. So, ang magiging topic natin ngayon o yung magiging project natin ngayon ay tungkol sa renovation. Renovation guys ay isa sa mga pinakamahirap gawin kumpara dun sa nag-start pa lang kayo ng structural, no? So, lalo na ito yung renovation, totally lahat. So, yung structural, retain pa rin siya. So, ang magbabago lang natin dito yung mga design. Babaguhin namin ng gate, yung fencing ng grills sa harap, lahat ng plumbing, lahat ng electrical, lahat ng tiles, lahat ng toilet and bathroom, fittings, lahat babaguhin natin dito. Ngayon, sa topic namin na ipapakita sa inyo, ay paano mag-renovate ng isang bahay na makukuha natin yung pinaka-design ng bahay, no? So, magkakaroon ako ng drop ceiling, magkakaroon ako ng mga cob ceiling, magkakaroon ako ng mga highlights, magkakaroon din ako ng mga accent. So, ito yung project natin ngayon para sa mga nanonood kung papaano nyo sila i-renovate sa pinakasimple na paraan at hindi naman masyadong mataas yung presyo. So, panoorin nyo guys and kung papaano mag-install ng tiles, papaano maglagay ng mga ceiling, papaano bakbakin lahat. So, more on chipping kami ngayon. So, abangan nyo yung guys sa susunod na video. Mag-start na kami mag-renovate na nitong ground floor. So, God bless and see you. Tuloy mo yan! Yan guys, sa renovation, sasama natin itong gate. Meron tayong ilalagay na tubular na grills. Tapos lalagyan natin ito ng pintuan. So kasama sa fencing yung pag ma-makeover natin itong harap. And then, pati yung gate. Customize natin yung gate. Papalitan natin. Lalagyan natin ng design. So, in overall, lahat talaga to renovation. So, nag-start na kami rito. Guys, i-update ko kayo kung ano yung magiging itsura nitong bahay na to. Na talagang totally blast. Ayan si nangungulekta na yung conductor. Magkano? magkano koleksyon? Okay. Suluhin mo yan. Hop, babalik yung dati mong nilagay. Gusto yan. Ice to ba? Tapos yung isa. Namataas yung bumaba. Sumanan ba? Mas mababa pa dito. Taas pa ito. Yan, ice cream. Thank you.
makeover natin nung bahay na to. So lumang slab siya, ginamitan ng forming ng yero, kaya nagkaganyan yung slab. So babaguhin natin to. Ito yung magiging project natin. May makeover natin yung bahay. Yan. Marami tayong babaguhin dito. Lalagyan natin to ng kisame. Lahat ng electrical wiring niya babaguhin natin. Pati itong magiging parking area niya babaguhin natin to. Pagagandahin natin yung ceiling niya. Itong loob, ayusin din namin itong loob. Yan. Napakaraming babaguhin dito. So, abangan nyo guys. Tingnan natin kung ano yung mga gagawin. Nagpabili na ako ng para sa siksik kang na tubo. Para sa floor drain. Yan. Lahat kasi guys ng dinaanan ng mga tubo ng waterline, drainage, ng pipe drainage, tsaka pipe dun sa papuntang septic tank, barado lahat to. So bago namin i-make over to, so isisecure muna namin yung mga abang ng tubig at tsaka ng drainage niya. Papalitan namin ng tubo. So yung dating tubo niya is butas-butas na. Hinukay namin siya papunta dun sa kitchen. So pati yung kitchen, babaguhin namin ito lahat. I-makeover namin yung kitchen. Lalagyan namin ito ng countertop na saka nakabuild-in na cabinet. Pati yung toilet and bathroom niya, babaguhin. Saka yung part ng washing area. So mag-start kami ngayon relocate ng mga pipe. So hinukay na namin siya. Lalagyan namin ng slope yung pipe dahil ang septic tank nito papunta dun sa labas. So malayo-layo. Tatakbo kami dun. Puro excavation kami rito. Pati yung sa lababo, drainage. Papalitan namin yung pipe niya. Papansin niyo, yan, durog na siya. So, may isang kwarto rito. Ayusin din namin kung isang kwarto. Lahat mula sa tiles, ceiling, electrical, plumbing, tsaka sa fence, babaguhin namin lahat to. Lalagyan ko lang to ng design tong part ng dining area niya. Ito yung dining area niya, part dyan. Ito yung pinakasala niya. Lalagyan ko to ng dito yung pinaka TV niya, wall mounted. Then sa ilalim ng hagdanan, maglalagay ako ng mga cabinet para magamit yung space. Tsaka meron din siya ditong pinaka-storage sa ilalim ng hagdanan. So abangan nyo guys yung renovation nitong ground floor. Ganyan siya kasagwa sa mata. Tingnan nyo nung paano mag-ceiling ito, paano namin pagandahin tong area na to. Si tiles, yung lumang tiles niya, papalitan namin ito ng 60x60. Yan yung dating kusina niya, babaguhin namin ito. Kung mapapansin nyo, yung kisame niya, talagang lumang-luma na talaga siya. Lahat yan, ire-rectify namin lahat to, mula electrical, ceiling at saka tiles, cabinet, pati na yung plumbing. Lalong-lalo na yung plumbing, puro bara yung plumbing.
So, update ko kayo guys hanggang sa susunod. God bless.